10 kapuluan. Isang minuto makalipas ay kasama po ng gabi 10:01. Good evening, Wednesday! Hello po sa lahat ng mga nilalang mga bangga na nakapili natin ngayon sa kanilang mga tahanan. Pinabati yung mga mag-jawa naglalambingan dyan. Kamusta? Ano ang inyong kaya mag-jawa, no? Ano ang inyong lambingan, no? May mga mag-jawang kain, no? Lambingan nila. May mga jawang, well, granting na hindi pa dati. Sarado kunyari yung mundo, no? Yung iba travel. Yung iba magsimba. May iba mag-jawa romance, kung ano man yan. May iba mag-jawa rides, no? May iba mag-jawa mga bangga, tawag ito mag-Netflix. Diba mag-jawa, mag-mobile ML, di ba? Mobile Legends, tapos after na ML, din mag-labing-labing. Di ba? May iba mag-jawa, mga bangga. Mag-pray. Kanya-kanya eh, no? Oo. Ano ang common ground yung mag-jawa, di ba? Ano ang... May kanya-kanya. Ang bawa, si Megan Young, tsaka yung kanyang partner, di ba? Gamer sila, di ba? Oo. May ganyan eh, no? Ano ang inyong... Dapat may common ground kayo, ha? I think a relationship can be successful. Can be so successful pag mayroon kayong common ground. Yung kahit mag-aaway kayo, pag ginawa niyo yun, automatic malamig ulo nyo. Diba? Hello po sa lahat ng mga nakaantabay na kasababay sa atin. Binabati ko po kayo. Oh, sabi niya na dito, Crisio, sorry hindi ako makarelate. Walang jowa. Tawagin niyo ako 7001-7949. 7001-7949. Landline number niya na 7001-7949. 7001-7949. Landline number po yan. Now, mga bangga, no? Kapag halimbawa ikaw ay Globe, tawag ka. Kasi pwede makatawag ang Globe dyan. Magamagalala pag tumawag ka, we are gonna return the call. Alright, we're going to return the call. So parang hindi ka mababawasan. If you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't get none. Ganda yan, ha? Pwede ba yung acoustic yun? Try nga namin ni Gandang Kara. Uy, may upload ako kanina! Ha? Oo, oh, naging kinover namin ni Gandang Kara yung There I Was. An empty piece of a shell. Ito yung lasing version. Yung magandang version nandun kay Gandang Kara. Nasa channel ko. Just minding down my world without even knowing what life and love was all about. Then you came. You brought me out of the shell. You gave the world to me. And I just know. Hey, mga bangga, excited po ako mga bangga, no? In the coming days, maybe in the coming weeks, mga bangga, no? Every 8 o'clock in the evening until 9. Di ba alam nyo naman, di ba? Yung 8 o'clock hanggang 9 namin sa, ano, dito sa Energy FM, mga bangga, ay music yan, eh. Ang sarap ng tugtugan dyan, eh. Diyan ka makakarnig na yung sana sinabi mo. Diyan mo marinig yan part, no? Pero mga bangga, no? In the coming days, alam niyo malapit na eleksyon, ha? Chairman, malapit na eleksyon. At nag-PPM na po tayo sa mga politikong tatakbo. Igigess natin sila from 8 to 9. Alright? Igigess natin sila. Okay, mga pangga. Magigess tayo. Pero yung mga tanungan, mga pangga, wala akong pakialam sa politics nila. We will get to know them grassroot. Ha? Oo. Mutot ka ba? Tapos nag... Yung mga ganun, umutot ka rin ba? Tapos nag-deny kang ikaw, ganun. Okay, naniniwala ko, once in our lives, nagawa, kasapat nagawa mo na yan, yung umutot ka pero mag-deny ka. Di ba? I think kahit gano'ng kakayaman, there was a time in your life na umutot ka and it was too embarrassing to admit that you did. Tama? Meron yan. Ganyan yung mga tanungan, ha? Antayin nyo yan, ha, mga bangga. Tapos ano, mga bangga, hindi ko alam, mga bangga, kasi may mga ilan na kami na contact, no? Election next year, we want to get to know them, mga bangga, no?
ginawa ko na dito sa kabilang istasyon pa ako mga panggano. Interview. And I want, ano lang tayo, doon lang tayo sa mga bagay na hindi alam ng tao. Because when we see them on TV, they're fighting at an issue, they're debating another politician. Ayoko na yun. Diba? Malay mo, magbudos dito yung mga nagbudos ng eleksyon. You'll never know eh. Alright, so abangan nyo yan. Dinidevelop po namin yan. I hope you support us, mga panggao. Itag nyo yung mga politikong kilala nyo magpa-interview sa akin. Ha? It's a programa natin. Itag nyo sila. Mga pangga, ha? Itag nyo sila. Ha? Oo. Sabi nyo pa-interview dito. Try kong ano, yung kaibigan kong si Orme. Ha? Try kong i-text nga, no? Sabihin ko, bakit ka nagtitiktok, Yorme? Alam mo ba, ang cute mo tignan pag... Sumasayo. Sorry, taga Maynila ako. Sumasayo, no? Yung Yorme namin kapag ano. Eto malapit! Si Mayor Vico, nakita niyo ba yung post niya? Meron doon nagpapadala sa kanya, pusang gala. May nagpapadala rin sa kanya ng ini-injectionan yung puwet. Oo, pinadala... Nang pusa, ni ano, Mayor Vico, huwag niyo nang padala sa akin, di ba? Dagdag pa yung pot niyo sa iniisip ko. Aminin natin, di ba, ang kukul. Tapos, mga pangga, our office is in San Juan, di ba? Mayor Zamora. No. So, yan mga yan. Kahit sino, even their opponents, kung may natakbo, we're going to interview. Lahat ng pwede naming madaanan, no? Dadaanan namin. Alright, oh. So, that's in the works already. Uy, nawala yung caller. Ang daldal ko kasi nawala yung caller. Nawala yung caller? Chairman? Ayaw? Sige, tawag. 7001-7949 na takot yata. 7001-7949. 7001-7949. Oo. Tapos hindi ko alam kung ano, no? Nakita niyo ba yung achievement ng ano ng municipality ng Gapan, Nueva Ecija? Nag-trending yun, ah. Oo, parang 90% yata ng Gapan ay Wi-Fi na. Wi-Fi zone na. And this all happened in the middle of pandemic. No? So if you look at it, mga pangga, no? It's not always about the national government, no? Kumbaga malaki ang kinalaman ng local government. No? Tawagan nyo na ako dali. 7001-7949. Kinuha ng kumaw, sabi ni Jasmine. Oo nga eh. Kinuha ng kumaw. If you don't wanna see me dancing with somebody. Don't show up. Then I cannot. Damn, damn, damn. Uy, tawag na. Sige na. Tawagan nyo na ako. 7001-7949. Kanta ako, mamaya kanta ako. Si Chairman, depende kung si Chairman ay papakantahin tayo. Chairman, kunin mo ang gitara natin doon. Bakit hindi nyo pa kasama si GK? Naknang busa naman, pagpahingay nyo naman yung tao. Ha? Ano, bala kayong ba? Tulog po yung tao. Lipat kami ng Gapan, Pop, sabi dito. Alam nyo mga panggano, eto, alam mo na naloloka ako, no? Naloloka ako sa mga tao sa online, no? Halimbawa, may syudad, nag-flex yung LGU na ito yung nagawa niya. Ikukumpara niyo sa syudad na meron kayo. Alam niyo, ang bawat syudad, mga pangga, kanya-kanyang kinakaharap yan, eh. May mga syudad na, ano, na swerte kasi wala silang pollution problem. Di ba? Maganda GDP nila. Kanya-kanya yan, eh. May mga syudad, mga pangga, na bago sila magpati ng infrastructure, may kailangan isolve na crime rate tsaka drug problems. So, kanya-kanya yung mga panggano. Ang pinaka-importante bilang citizen ng lugar na yan, ano natutulong mo? Diba? A wise man once said,
Don't ask what your country can do for you. Rather ask what you can do for your country. Uy, si Ate Marley Mayo. Hello, Richard, sabi niya. Ate Marley, hello din daw. Oo, two thumbs up daw, sabi ni Richard. Two thumbs up, tsaka one thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Oo. Abang, wala caller, no? 8721-2429, mga pangga. Or 7001-7949. Si Chairman may girlfriend yata ito eh. Wala. Ay, hello po sa lahat ng mga... Nasa mood lang kung gabi man na mangharot mga pangga. Oh. Binabati ko kayong lahat. Alam, wala tumutunog. Iloko mo ako, chairman eh. Dararan. Hindi na mo tumawag si Bonbon. Si Bonbon yung caller kagabi. Baka tumawag mamaya, napagalitan ko kagabi yun eh. Good evening po sa lahat na nakaantabay ha, sa ating online, sa ating Facebook Live. When I met you daw, Chairman lang kasama mo, tapos dumungo ka sa live natin. Dali mo kasi, ang forma ni Chairman ngayon, oh. Bagong kulay ang buhok, bagong sapatos, naka-six packet na naman, naka-jacket. Pupunta ka lang sa technicians, but ganyan yung mga forma. Okay na. Lika, Chairman, dumungo ka dito. Kumain ka dito, dali. Oh. Sa mga nasa live po dyan, ito po sa Chairman. Oh. Yan. Ayaw po. Pamain po, pamain. 2-5 lang. Ayaw ba si Chairman? Espanyola yan, mga bangga. Patawag na dali na mga bangga. Oh, hello nga pala. Sa lahat ng mga nag-mine kay Chairman. Daming nag-mine. Pwede bang 50 na lang? Barat naman itong mga to. 50 lang daw. Habang kinakausap yung caller sa kabilang line, sa mga may nililigawan dyan, saan sagutin kayo? Sumabit pa. Nais ko ay pakilala si Mark ng
si Mark ng Laguna na sa kabilang line, mga pangga. Hi, nako ha. Chairman Pogi mo, sabi dito. Si Mark ng Laguna. Piso tumpok kay chairman. Till I met you, sabi dito. Till I met you, when I met you. Oh. When I met you yun, oh. Mark, dapat mamaya kang tumawag, sabi niya, Ate Raquel. Mamaya, oh, magjamming tayo. Ito lang, si Mark ng Laguna na sa kabilang line. Kinakausap lang po natin para makapasok na sa kabilang line. Bitin pop, sabi dito. Eh, gawin natin. Ganun lang talaga buhay. Uy, alam nyo na, i-miss ko na mag-mall. Oo, yung mag-mall na walang mask. Na-miss ko na. Na-miss ko na mag-coffee, di ba? Yung paminsan-minsan makapag-Starbucks ka nang hindi ka makapag... Yung alam mo yung ano, maayos ka, makaka-relax nang wala kang barrier kung sa paligid mo, ganyan. Nakaka-miss, no? And most of all, mga pangga, no? Noong panahon na ano na walang COVID, mga pangga, no? We have a different set of problems, no? Na-miss ko na na yung problema noon, mga pangga, no? Mas madali palang solusyon kasi yung problema ngayon. No? I miss the old normal. Yung old normal. O, kasi ngayon, mga pangga, yung normal, iba eh. Anyways, may caller tayo, si Mark ng Laguna sa kabilang linya. O. Kunin ko na. Si Mark. Hello, Mark. Hello po. Hi, good evening, Mark. Hello po, good evening. Good evening. Ayan. Mark? Yes, pa. Ayan, wala kang signal? Ayan. Ano ngayon? Wala kang ginawa. Okay na pa. Ayan, medyo okay na. Ikaw ay 25 from Laguna. Saan ka sa Laguna? 29 po. 29 from Laguna. 29? Yes po. 29 from Laguna. Saan ka sa Laguna, Papa? San Pedro. San Pedro? San banda? Sa may United po. Ah, United! Oh! Diyan ko pinaka pa si Zap. Yung bayista ko pag ano. Sa so, may United. Oh. Diba kabilang side ng ano yan? Ng Laguna? Yung kabilang side ng San Pedro. Tama ba ako? Opo, ata. Hindi kasi ako talaga taga dito. At taga saan ka talaga? Sa Ilocos po ako, pero nag-transfer lang ako sa dito sa Laguna. Ilocano ka? Apo. Ah, okay. O, sige. O, ba't ka napatawag? Manghihingi lang sana ako ng advice regarding sa pinagdadaanan po. Ah, parang may problema si Mark bigla, no? May sawa ka na ba? Wala pa po. Ah, wala pa. Sige, magkwento. Magkwento ka na. Sige, Papa Jackson. Paano ba simulan? So, yun po. May girlfriend ako. Actually, 2021, so 11 years na namin. Kaso... Matagal yun, ibig sabihin, 19 ka, kayo na, at 18. Napa. Sige, tapos? Then, 11 years na namin, pero kinakount ko as 10 years. Kasi... Ano year sa 1 year? Yun po, yung 2020 namin naging magulo. Bakit? So, nagkaroon tayo ng ECQ nung March. So, ako umuwi ako ng province kasi akala ko mga ilang araw lang. Sa Ilocos? Opo. Siya naman hindi siya nakauwi. Pa, taga-taga din ba siya? Opo. Okay.
hindi siya naka-uwi kasi yun nga, kailangan siya sa work. Mm-hmm. Ano ba work niya? Ang tawag dito? Sa paggawaan ng gamot. Okay, laboratory. Apo, parang ganun. Mm, ikaw, anong work mo ng time na yun? Accountant po ako. Accountant? Opo. May trabaho ka ngayon? Yes po, meron po. Gano'n kami ng accountant eh. Meron po. Sige tapos. So yun, actually okay naman. Okay naman kami hanggang October. October. Pero may napapansin na ako. May napapansin na ako pero parang binalewala ko lang. Ano yung napapansin mo? Ano pa? Ano yung napapansin mong yun? So yun po, meron siyang parang since wala tayong transportation noon, meron siyang sinasabayan na ka-office mate. Okay. So yun, nung una since nasa dorm lang siya. Parang nababagot siya. So ako yung minsan ako na yung nagpo-push sa kanya na since may sinasabayan ka naman, sige, pag lumabas siya, sumama ka kahit mag-grocery lang, kung mag-grocery o kaya sandaling, yun lang, balikan lang naman, mga 1 hour silang lumalabas. Pag may pinupuntahan lang, sumama ka para hindi ka masyadong mabagot. Okay. So yun lang, lagi naman siya nagkukwento sa akin na ganito, kaibigan lang siya, kuya-kuya namin, gano'n. So, inayaan ko lang. Okay. Pero one time, nagpaalam siya na i-invite niya since birthday ng mother ng girlfriend ko, i-invite niya na mag-dinner sila. Okay. Mag-dinner sila, parang... Noong una pumayag ako pero nung on the way na sila parang sabi ko na parang lalaki to. Na. Papa. Bakit mo pinapayagan, pare ko? Kasi parang sa'yo wala lang. Kasi sa 10 years kasi namin buo yung tiwala ko sa kanya. Ah, kumbaga parang eh Papa Jackson, sorry. Kumbaga parang hindi mo naman para pigilan yung pagkakaroon niya ng yung growth niya sa pakikipagkaibigan. Opo, ganun naman. So hindi ko naman siya pinagbabawalan, pinagigitan. Okay. So, lahat naman kinikwento niya sa akin, kaya tiwala talaga ako. Itong sinasamahan niya, office mate niya to. Yes po, office mate niya. Pag kakain sila, mag-grocery sila, silang dalawa lang ba? Hindi po, parang makikisabay lang siya, tapos iiwanan siya sa grocery, then may lakad yung lalaki. Okay. Tapos babalik ulit, dadaanan lang niya ulit. Yun ang kwento para, sa'yo, parang ganun. Yes po, yun yung kwento. So, pagkwa naman lumalabas sila, wala pang isang oras talaga, nakabalik na sila, parang ganun. Okay. So, yun, inayaan ko lang sila hanggang nung, yun nga, nag-birthday ni yaya niya, pumayag ako, pero... Noon daw na sila, sabi ko parang i-take out nyo na lang kasi baka mamaya yan yung maging start ng lagi na kayong mag-dinner. Nag-birthday sino? Pa? Sino nag-birthday? Yung mother ng GF ko po. Ah. So parang magse-celebrate lang siya kasi mag-isa siya dito, parang ganun. Okay. So yun yung kwan. So yun naging start ng parang nagagalit siya sa akin, ganun. Kasi parang wala kang tiwala sa kanya. Opo, parang yun yung kwan niya. Sabi ko naman, hindi naman sa ganun na wala akong tiwala. Parang ayaw ko lang na yan yung maging start. Okay. Parang ng kwan ninyo. So yun po. So parang ang nangyari is na-limit yung paglabas-labas nila, pero yung daily na pagsabay niya sa office, papuntang office, is
tuloy-tuloy pa rin. So yun lang yung kumbaga, utapan namin na... Oh, kumbaga doon lang okay lang kasi pa-uwi naman. Pero yung may extracurricular pa, wag na. Parang ganun. Opo, parang okay. Ganun yung kwan namin. So okay naman po yun. Pero ramdam ko na parang kwan, anong tawag dito? Parang nagiging cold siya. Mm-hmm. So nung October, mga October, bandang October po, parang may nakita akong my day. Nag-change siya ng profile pic, yung girlfriend ko. Mm-hmm. Then may nakita din akong my day nung guy. Okay. So parang sabi ko, bakit parehas kayo ng background, parang sabi ko. Sabi niya na hindi, nag-jogging lang kami kasi minsan nagja-jogging po sila. Kasama niya yung mga friends niya, paalam niya kasama yung mga friends niya dun sa dorm. Pero okay. That time, bakit, natanong ko bakit parehas sila ng, yon, parehas sila ng background. Mm-hmm. Ay, oo, background sa picture. So sabi niya na, nagkataon na nandun siya, so nagyaya daw yung guy na mag-jogging sila. So kasama naman daw yung mga friends niya sa dorm. Pero doon na ako nagkaroon ng hinala nun. So parang chinek ko kasi yung mga friends na sinasabi ang kasama niya, nagpo-post din kasi sila pag nagja-jogging din. Pero that time hindi sila nag-post. So parang naghinala na ako, baka dalawa lang talaga sila na pumunta. So yun, that time nagkaroon ako ng parang putok. So ang ginawa ko, matagal kong hindi binubuksan yung messenger niya kasi yun nga, tiwala naman ako sa kanya. Mm-hmm. Pero so, that day, alam niya na may access ka? Alam niya, pero that year din po, that year parang nag-change siya ng password. Okay. Pero yun nga, dahil siguro sa very kwan na ako, gusto kong talagang malaman. Hindi niya siguro alam na yung email niya na ginamit sa Facebook is naka-open. In-open niya dati sa cellphone ko. So, okay. At to now, naka-open. So, yun yung ginawa ko para ma-open ko yung Facebook niya. Okay. Then, nung una, nakita ko wala naman chat yung guy. So, okay ako. Parang na bunutan ako ng kwan. Pero nung mag-log out na ako, meron akong napansin na parang kakaibang account. Iba yung pangalan, parang group account siya pero hindi naman. So binuksan ko. Okay. So doon ko nalaman yung mga kwan nila, mga tawagan nila. So doon ko nalaman na merong group account. Ilan sila sa group? Hindi po, parang group account na itsura niya pero dalawa lang talaga sila. Okay. So sila lang nakakabasa noon, hindi public 'yon. Opo, hindi siya public. Talagang dalawa lang sila. Okay. Then yun is bagong kwan lang po, bagong create na group kasi yun nga nung tinanong ko siya about dun nga sa parehas sila ng background, dinalit niya yung messages nila, dinak na yung guy pero yung guy gumawa ng parang ibang account para makontak ulit. Okay. Yun yung nabasa ko. So that time talagang nanghina ako kasi sobrang nanghina ako. Yung guy ako. Walang relasyon meron? Yung guy may asawa po. Ah, okay. So may asawa siya. And so, I'm sure your girlfriend mo noong time na yun, she was well aware na merong relasyon yung guy. Yes po. Okay. Gets that. Tapos? So yun, nanghina po ako that time. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas. That time. So, ang unang ginawa, noong medyo kumalma ako, tinawagan ko siya na umiiyak. Sabi ko sa kanya na, alam ko na, nakita ko na, sabi ko. So, parang nagulat siya. So, sabi niya, nag-sorry lang siya, sorry. Sabi niya, ganun. Sabi ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, hindi, kasi na sobrang sakit pero
lalaban ako, parang sabi kong ganun. Parang kasi iba yung sitwasyon mo ngayon, mag-isa ka dyan, siguro nadala ka lang, pinamantala ka lang sa sitwasyon mo. So kumbaga, binigay mo pa rin sa ano, sa girlfriend mo yung benefit of the doubt, hindi doubt, doubt. Opo. Okay, tapos? So, by that time, actually, twice na akong nag-try na pumunta, bumalik dito sa Laguna. Twice ako, pero siya yung pumipigil na wag, delikado, parang ganon. Wag muna, pakupain mo muna. Mm-hmm. Pero that time, nung nalaman ko, agad-agad kong inasikaso yung mga documents ko para makatravel agad. So after a week nang matapos lahat ng requirements, nag-travel ako. Actually, sa Quezon City ako nakatira, pero pagdating agad umanap ako ng actually ganito, nakakatawa yung nangyari kasi yun nga, inaayos ko siguro iba yung inaayos ko noon eh, nung nasa Ilocos pa ako, tinawagan ko siya na yun nga, iba yung kwan, so gusto kong kausapin. Sabi naman niya na tatapusin na niya, gusto kong kausapin. So in essence, inamin niya na may namamagitan sa kanila. Opo, inamin niya, pero parang kwan lang daw naman, walang nangyari sa kanila, parang yun lang, parang nahulog lang sila dahil nga sa sitwasyon niya, na mag-isa lang siya, lagi sila magkasama. Okay. Sige, tuloy mo lang, tapos? Tapos yun po, yun yung sabi niya, so sige, hindi kita susukuan, sabi ko. So yun, from Quezon City, nagkausap kami, kinausap ko yung guy. So kinausap ko yung guy, sabi niya na nahulog din siya, yun nga, nahulog din siya, sabi niya. Alam, nalaman ba nung asawa nung guy, hindi? Pa? Nalaman? Nalaman niya po. Nung asawa? Opo. Kinausap ba nung asawa yung girlfriend mo? Yes. Yes po. Kinausap. Okay. Okay, so talaga. Yun, ang naghanap ng tirahan ko dito kasi sabi niya, sige, so nagsosorry yung guy sa akin, sige, itatama namin. Sabi ko sa kanya, sige kuya, kung talagang gusto mong itama, gusto kong magpatulong sa'yo, hanapan mo ako ng tirahan dyan at pupunta na ako agad. Parang weird. O tapos, bakit hindi yung girlfriend mo, bakit yung guy? Kasi anong tawag dito, yung kinausap, kasi actually nung una wala, ayaw ko sana makipag-ayos sa guy, pero yun nga. Hindi, nakakatawa, bakit sa kanya ka nagpatulong marat ng bahay mo? Hindi po, kasi siya yung maraming alam dito. Sus! O tapos, o tuloy mo na, sabagay, kwento mo naman to, tapos, o. So yun po, yung inanapan nila ako ng bahay, so magkaroon na ako ng bahay dito, agad akong lumipat after a week. Okay. So, nakalipat na ako dito, then nagkita na kami nung girlfriend ko, pero ramdam ko cold pa rin siya sa akin. Okay. Na parang nilalayuan niya ako. Then, so yun, after a month, hindi naman nagpakita sa akin yung guy. Pero after a month, parang iniwasan ko na rin yung guy after nung kwan. Nagpasalamat lang ako nung nahanapan ako ng tirahan. So wala nang communication. Okay. Yung guy. Mm-hmm. So sabi niya iniwasan na din niya, nag-iwasan na din sila. Mm-hmm. So after a month, nagulat ako kasi isang gabi, bigla na lang siyang pumunta dito. Okay. So nagulat ako. So, sino yung pumunta? Yung guy? Opo. Pinuntan ako dito sa tirahan po. Okay. So, ang actually, down ako noon kasi talagang, yun nga, yung 1 month na tinira ko dito, alam, parang may napapansin pa rin ako. Parang, nung 1 month na tumira ka dito sa Maynila, yung 1 month na yung bago ka pinuntan ng guy, yung kayo ng girlfriend mo, naayos na kayo? Nakikita kayo, normal na, mga bagay naman.
nagkikita kami every weekend, pero hindi pa gaya nung dati. Parang well, normal naman yun kasi kumbaga may napagdaanan kayo. Pero kumbaga, you were trying to fix it. Yes po, okay. We're trying to fix it. So pinuntahan ka nung guy after a month. Anong oras ka pinuntahan nung guy? Mga 6 o'clock. Okay. Pinuntahan ako nung guy. Then, yun, nagsabi niya sa akin na, yun nga, hindi pa daw sila tapos talaga. Ha? Hindi pa daw sila tapos. Nag-iwasan sila pero, parang hindi daw kaya. Yun yung kwento ng guy sa akin. Hindi daw kaya. Pero parang napapansin ko kasi may time na iba, na parang naguguluhan ako sa text ng girlfriend ko na minsan, basta naguguluhan ako sa text ng girlfriend ko po. Kaya minsan nagtataka ako bakit ganun yung text niya, baka kon lang, nagkamali lang talaga, pero parang ramdam ko na naman noon na may iba. So pumunta yung guy, kinonfirm nga nung guy na sila pa. Kasi parang yun nga, na-attach yung girlfriend ko, parang hindi pa niya daw kaya na talagang... Anong naging ending ng pagpunta nung guy sa'yo? Yun po, ang naging ending, so para ang naging ending po is the next day, pumunta sila ng girlfriend ko, dalawa sila, then parang ito binabalik ko na talaga siya. Yun yung kanya sa akin. Natatapusin na namin. Pumunta silang dalawa? Yes po. Magkasama sila ng girlfriend mo nagpunta sa'yo? Opo, mula sa office, dumiretso sila dito. Sorry, nakakatawa. Potensya ka na. Okay, So, sobrang gulo ko noon. So, yun yung... So, parang akala ko magiging okay na lahat. Ganun. Mm-hmm. Pero ang kwan, parang naging kwan naman, so hindi ang pakita nila, hindi na sila nag-ipag-usap sa isa't isa, hindi na sila kwan. Mm-hmm. So yung guy naman, pag may kwan, ako na yung kinakausap niya, ganito ganito. So kinukuha, ang alam yun pala, kinukuha pala nung guy, so parang nagtiwala after ilang months hanggang December. Halos araw-araw, kami na yung magkausap nung guy. Parang kinukumusta niya ako dito kasi mahirap daw yung kalagayan ko. Parang gano'n. Parang binadi-body ka niya. Opo, parang ituring mo ako na kuya. So ako naman, parang wala namang kuya. Parang natuwa ako kasi parang may kuya figure kasi wala akong... Okay. So sinasama niya ako mag-jogging. Mga gano'n. Anong sinasabi ng girlfriend mo pag magkasama ka nag-jogging nung guy? Wala naman po. Parang, para sa kanya, parang... Hindi kaya crush ka nung guy? Pa? Hindi kaya crush ka nung guy? Hindi naman po. Ang, actually, may kwan po yan, eh, may twist. So, ah, sige, kinuha niya yung... Kinuha niya yung loob ko. Mm-hmm. Then, after noon, parang nung alam niya na kwan, so parang... Bigla na naman siyang pumunta sa akin. Since okay na, parang, actually, yun, parang nung alam niya na parang okay na ako sa kanya, doon pumunta siya sa akin ng, nagmakaawa na kailangan daw ng family niya ng ganun, na-hospital yung ganun. Although, na-hospital naman talaga. Sino nagmakaawa? Yung guy po. Nagpunta sa'yo, nagbakaawa. Anong kailangan niya sa'yo? Nanghihiram ng pera. Sorry, ha. I'm not laughing about the fact na may na-hospital sa kanila. Natatawa lang ako sa idea na ikaw yung winner lang yan niya, andyan sa'yo tumatakbo. And you are completely playing along. Yun nga po. Okay, tuloy mo. So, ako naman, that time, parang sige, binigyan ko siya nung una, then after nun, one
time, isang one time na naman habang nagja-jogging ako mag-isa, parang nagulat ako kasi may chat na dumating sa akin from other account pa naman. Mm-hmm. Pero nung binuksan ko yung account, parang parang secret account ng girlfriend ko ulit. Okay. So doon nalaman ko na may something pa rin pala sila. Okay. So parang tinext ko siya na ganito-ganito, parang sinumbat ko sa kanya na ganito. Mm-hmm. So sabi naman niya na oo, hindi naman agad daw nila mabibitawan, pero unti-unti naman nila daw, parang wala naman, hindi naman na sila nagsasama, parang ganun. Hindi na sila lumalabas. Alright, sige, naintindihan. Anong ending nitong part na to? Kasi, di ba, ang pagkakaintindi ko sa umpisa ng usapan natin, nagkaayos kayo, di ba, ng girlfriend mo? Yes po, nagkaayos. Are they still working together in the same company? Yun po yung nakakatawa na part. Hindi ko alam kung karma sa kanya yun kasi nung December, nagkasabay-sabay eh. Parang natanggal siya sa work. Sino? Yung guy po. Okay. Natanggal siya sa work. So, tapos, anong tawag dito? Okay. Basta sunod-sunod yung naging problem niya. Hindi ko naman wini-wish na ganun yung mangyari, pero parang ganun, parang sa tingin ko, parang yung tadhana na yung gumawa ng karma niya. Parang ganun. Okay, bakit tayo magkausap ngayon? So, actually ngayon po, so okay na kami. Nung December, umuwi kami ng Ilocos. Doon kami mm-hmm. nag-Christmas, New Year. So, halos isang buwan din kami ng girlfriend ko magkasama. So, okay. Doon, yung pagsasama namin, actually, dito pa lang talagang iniiwasan na niya mm-hmm. yung guy. Siguro mga last week or third week ng November, iniiwasan okay. na yung guy talaga. Mm-hmm. So, talagang kwan. Then, nung December, nagkasama kami. Parang bumabawi naman siya sa akin. So, nung December, sabi niya, actually sabi ko sa kanya, liligawan ulit kita. So, nung pagbalik ko dito, talaga nililigawan ko siya eh. Parang hindi so, kami. So, wait lang ha. Let me get this straight. You, at some point in the story, you take part of the blame kung bakit kanya niloko. Para ikaw yung manligaw pa sa kanya and para ganito kahapin pasensya mo, I would like to assume na merong kang ina-admit sa sarili mo na pagkukulang mo kung bakit para ligaw mo siya ulit. It should be the other way around. Actually, may part na sinisisi ko yung sarili ko kasi bakit? Sa iniwan, parang ganun. Bakit pinili kong umalis noon? Eh, hindi, bakit? Alam mo ba kung kailan mo pandemic? Hindi mo malam, ha? It was beyond yun po, yun okay. Yung... Well, feeling ko kung yun lang pinanggagalingan mo, pari ko. Sira ka ba? Parang yun ang panggalingan mo. Yun nga po yung kwan ko dahil sa gulong-gulo ako noon. Yun yung naging parang nasa utak ko na kailan mo ayusin to. Parang ganun. Okay, bakit tayo magkausap ngayon? Ano pa? Bakit tayo magkausap ngayon? So ngayon po, okay na kami. So 4 okay months na silang hindi nagkikita. Hindi, 5 months na silang hindi nagkikita. Uh-huh. Oo, magpa 5 months na. So wala na din silang communication. Uh-huh. 5 months. Then, ramdam ko naman eh. Nararamdaman ko na bumabawi yung girlfriend ko. Okay. Kaso, ang kwan namin is, sometimes bumabalik kasi kahit na ayaw kong maalala yung mga nangyari, bumabalik. What do you do pag bumabalik? Pag bumabalik, nung una, talagang iyak. Talagang iyak eh. Tapos talagang nung una parang tinetext ko. Nag-uusap kami ng girlfriend ko. Parang hindi ko, kahit na ayaw ko sana, nasisisi ko siya sa nangyari. Okay, may tanong ako sa'yo. Importante ito, okay? Opo. Do you believe your girlfriend pag sinasabi niya sa'yo kung ano lang inabot ng kanilang relasyon? Halimbawa, nagkukwento nga lang, wala nangyari. Naghalikan daw ba sila? Actually,
yun. Yan yung unang sinabi niya na hanggang kiss lang daw sila. Pero hindi naman ako... Naniniwala. Pero kasi feeling ko, pag nandun tayo sa portion na... You are trying to believe your girlfriend is making you believe something you cannot believe, pariko. Mahihirapan ka kasi ganito. Here's what I believe tonight, pariko. I think you are ready to forgive your girlfriend, but you don't know exactly kung ano nagawa niya kasalanan because she's not telling you exactly what she did. Na? Huh? Yes po. Parang nandun ka eh. Yes po. Yun yung sinabi niya, hindi ako naniniwala. Parang sabi ko naman da pero ako mismo yung nakakita mga pictures nila. Naka-store sa cellphone niya na yun. Hindi naman picture ng ano? Hindi naman malaswa pero yung place lang is nandun sila. Saan? Sa isang, yun, motel. Nag-motel sila para mag-picture? Hindi, alam ko na may nangyari, pero yung picture lang is... Pero alam ng girlfriend mo na alam mong nag-motel sila? Alam niya po. Alam niya? Kasi kinonfront, sinabi ko sa kanya eh. Nung sinabi niya sa'yo nag-motel sila, sabi mo, nag-motel kayo, may nangyari? Sabi niya, wala, ganun? Hindi po. Noong that time naman, umamin naman na siya pero nagawa lang daw niyang ilihim sa akin kasi ayaw na niyang mas masaktan pa ako. Oh, so alam. Okay, so alam na, kumbaga given na, inamin na niya finally na may nangyari sa kanila. Yes po. So it was a full-blown relationship between your girlfriend and an office mate. Full-blown. Yes po. Okay. Now, anong tanong mo sa akin, Mark? Naiintindihan ko na yung kwento. Anong tanong mo sa akin? Wait lang ha, by the way ha. Yung mga nasa live po natin, na naboboring po sa caller natin, matulog kayo ha. If the story is boring you, feel free to tune out and go to bed. Okay? Okay? Ayoko nakakabasa dyan ng naiinip kami sa kwento. Hindi nyo kwento yan. Ha? Hindi nyo kwento. If you are not in the shoes of someone asking for advice because he's been through something as difficult as this one, okay? Kung naboboring kayo, baka nakakaabala kami sa gabi nyo matulog kayo, baka mamura ko yung mga nagko-comment na yun, ha? Okay? Pakiusap ko lang sa mga nasa live na. Kung hindi nyo gusto yung kwento, wala na milit sa'yo, ha? Okay? Wala na milit sa inyo. Baka mamaya, mamura ko kayo dyan, mapangalanan ko kayo. Wala po akong pakialam kung naboboring ka na, di ba tulog ka? Okay? Baka nakakaabala kami. Wala naman po nagsabi sa inyong pinipilit ko kayong pagtsagaan yung kwento na hindi kayo nakaka-relate kung ayaw nyo. Eh di sige, matulog kayo, ha? Sige, try nyo. Isa pa, mamumura ko kayo. Try nyo, dali. Kilala nyo, hindi naman mabait eh. Salbahin naman ako sa part na yan. Sige, ha? Okay, pasensya ka na, ha? Mark, ha? May mga tao insensitive. Okay. May mga tao insensitive sana sa live natin. Kung hindi nyo kaya makinig, hindi nyo gusto yung kwento ng caller natin, matulog kayo. Maglaba kayo, maligo kayo, maghilod kayo, maglinis kayo ng bahay. Wala akong pakialam sa gagawin ninyo. Huwag kayo naandyan, baka nakakabala kami sa gabi ninyo. Isa pa, mamumura ko yung mga comment nyo. Dali. Hindi ako mabait, tandaan nyo, ha? Totoo lang lagi ako. Okay lang sa akin, walang problema. Okay, tuloy mo na, pare. Pasensya ka na, Mike. Baka kasi makita mo yan eh. Opo. Game. So, yun po. Okay naman na kami, pero nung bandang January... Hindi, nung bandang January, doon nalaman nung asawa niya kasi may nabasa siya. Asawa nung girl? Ay, nung guy? Opo. Okay. So, nag-chat yung... Chinat niya yung girlfriend ko na ganito, magsisirain kita, parang ganon. So since, tapos yung guy naman, alam ko naman na walang gagawin. Chairman, pumunta ka sa live natin, paki-block mo nga tong Rinaldo Bawi na to. Hey PPJ, freedom of speech, come on, wag kang bully, baka mawala kang advertisers. Wala kang pakialam, pare ko.
alam mo, wala kang sinabing maganda sa live natin. Na, inaayaan lang kita eh. Diba? Pero lagi kang basto sa akin. Oo. Freedom of speech. Reynaldo B-A-U-I. I-block niya yan. Alam niyo yung freedom of speech na yan. Okay? We abuse that. Kung ayaw niyo ng caller natin, ikaw, Reynaldo, bawi. Okay? Kung ayaw niyo, matulog kayo. Ikaw, Reynaldo. Maraming istasyon pwedeng pakinggan sa gabi. Ba't mo ka pinagatsagaan ko? Lag ka nandiyan para buskahin ako. Alright, pakipasensya ka na pare ko. Tuloy mo, game. Thank you, Papa Jack. Papa Jackson, sorry. Kiss mo nga ako. Yun po. Mike. May init ako. Kiss mo ako, dali. Game na, tuloy mo na. Sige po. Yun po. Nung January, nalaman nung asawa. So, chinat niya yung girlfriend ko. Yun, masasakit na salita. Parang sisirain kita. Siyempre, masakit din sa kanya. So, yung girlfriend ko parang hindi niya alam ang gagawin. So, yun lang yung time. Parang nag-communicate ulit sila nung guy para lang doon. Na alam ko naman. Nandun ako, kinuminikit na yung guy. Pero alam ko naman na walang magagawa yung guy. Sabi ko sa kanya na hindi. Kasi matagal na yung guy at saka Juan, then nalaman ko din na third time na pala nung guy na gawin yung panluloko. Okay. So, hindi, walang gagawin yung guy. So, ang nakipag-usap sa asawa is ako. Okay. Yung nakipag-usap sa asawa ng ikaw pa yung nakipag-usap para sa girlfriend mo na loko sa'yo? Opo, kasi wala, hindi niya alam yung gagawin niya nun eh. So, sige, nakipag-usap. Chairman! Ako, pagawa tayo monumento para kay, ano, Mark. Baklase, oh. Yun naman, nung nag-usap na kami na himas-masan naman yung kwan na sige, parang nakuha naman siya na sige, parang alaalang sa'yo. Hindi ko na sisirain, hindi na ako magpo-post ng ganito sa girlfriend. So, basta siguraduhin nyo lang na hindi na mauulit. Tapos na talaga sila. Okay, okay. So, yun. So, ngayon po, ang okay naman na, parang, anong tawag dito? Bumabawi siya. Ramdam ko, bumabawi okay, okay. siya. Yung dating kami, unti-unti niyang binabalik. Pero may time lang kasi, hindi ko alam, yun yung magiging tanong ko. May time kasi na bigla-bigla na lang akong natatahimik, natutulala, nag-iiba yung mood ko. So, pag gano'n na yung pakiramdam ko, tumatahimik na lang ako. Kahit magkasama so, kayo o hindi kayo magkasama? Kailan nangyayari kahit yan? Magkasama po kami, so tumatahimik na lang ako. Anong ginagawa niya pag nag-zone out ka ng ganyan? Nung una parang naiinis po siya, parang akala ko ba okay na, sabi niya. Kasi sabi ko kasi noon na, sige, papatawarin kita, tatanggapin ko na lahat. Tatanggapin ko na lahat, sabi kong ganun. Parang magsisimula tayo ng panibago. So, okay. Parang dapat para sa kanya, kung napatawad ko na daw, dapat wag ko nang balikan. Kasi para sa kanya din daw, sobrang parang ibig sabihin, pare ko, pag dumarating sa punto sa mga araw, sa mga oras na parang yung pain na bumabalik kasi kailan lang naman, imbis na kalmahin ka niya, naiinis pa siya, parang ganun. Yun po, kinakalma niya ako, pero parang yun nga, pag kinakausap niya ako, okay lang ako. Pero yun nga. Hindi. Linawin natin. Naiinis ba siya? Kasi sabi mo, naiinis siya eh. Naiinis ba siya o tinatay kanyang kalmahin? Kasi pag sinabi mo sa akin, naiinis ba siya na ganyan ka, pare ko, mabubusit ako sa girlfriend mo. O baka naman feeling mo lang naiinis siya kasi hindi kanya mapakalma. Alin ba sa dalawa? Hindi siya. Naiinis lang po siya dahil bigla-biglaan daw. Ako na ganun. Pero kumbaga, pag nagaganyan ka, she's making an effort naman para to pacify you, ganun. Yes po. Gumagawa naman siya ng effort. Okay. Gumagawa siya ng effort.
Kumakalma naman ako. Nung okay. last time na ganun yung nangyari sa akin, nag-usap kami. Kinausap ko siya na, ay, nakumalma na ako, kinausap ko siya na sabi ko sa kanya na nagsorry ako sa kanya kasi yung sinabi ko na dapat kalimutan ko na dapat magsimula kami. Yun naman yung ginagawa ko pero hindi ko lang talaga mapigilan na minsan bumabalik yung sakit. Kahit naiwasan ko, hindi ko maiwasan talaga. Okay. So, Mike, anong tanong mo sa akin? Yun po. Yung tanong ko is, valid ba itong nararamdaman yes. ko? Or, yun yes. Yes. Anong tanong mo sa akin pa? Yun po. Kasi, anong tawag dito? Minsan kasi naiisip ko na baka yun nga kailangan kong magpa-counsel or kwan mag kasi yun lang gusto ko lang malaman kung valid pa itong nararamdaman ko or may something na or depression something ganun. Kung valid anong okay ganito na ang tanong mo ba ay kung yung nararamdaman mo ay normal lang sa tao nila ko? Yes po. Yes. Of course Mike. Okay, ganito, ano? Pwede na ba ako magsalita? Sige po, papaga. Okay. Makinig ka mabuti, ha? Kakausapin kita bilang kaibigan mo. Barkada, tropa. Parang kuya mo ako. Handa ka ba? Sige po, papa. Okay, pare ko. Una sa lahat, bago ang lahat, pare ko, gusto kitang palakpakan. Yung patawarin mo yung girlfriend mo, pare ko, sa ginawa niyang panloloko sa iyo. It signifies how you love your girlfriend profoundly. Na yung ulitin ko, yung patawarin mo siya, pare ko malalim na 'yon eh. Pero yung tulungan mo siyang makaalis sa problema ang nanakit sa iyo. Say for example, kausapin mo yung asawa ng lalaki na naging kalaguyan ng jowa mo, pare ko. Ibang level 'yon, pare ko. You must love your girlfriend at its purest form to go through what you went through. Sa buhay kong ito, pare ko, I have met only a handful of people na kaya magmahal the way you love your girlfriend. And I am moved. Ako, pare ko, ha? Naninindig yung aking mga buhok sa katawan thinking, may tao palang kayang ganyan, magmahal ng ganyan, pare ko. I admire you and I commend you. Maybe once upon a time, 10 years, 11 years ago, you promised your girlfriend, I will love you no matter what. Tama? Opo, papalak. And you are truthful. Totoo ka dun, pare ko. You love your girlfriend no matter what. I could just wish, pare ko, na lahat ng babae sa mundo makatagpo ng babaeng kaya magmahal ang gaya mo. Hindi para lukuhin, pero para makaramdam sila ng pagmamahal na walang kasamang kondisyon. And you love your girlfriend, pare ko, ano? May kondisyon marahil, pero napakalit ng kondisyon. She cheated on you. But what did you do? Liligawan kita, bumalik ka lang sa akin. If this is not pure love, then what is it? And I want to commend you for having such a heart. No, pare ko, no? Baka hindi mo naramdaman sa girlfriend mo kung gaano dapat na-appreciate niya yung pagmamahal mo sa kanya. This is something really amazing. Pare ko, no? Kung ang tanong natin ngayong gabi, napatawad mo na ba siya? I think napatawad mo na siya. I even believe na napatawad mo na siya even before nagkasala siya sa'yo. In this lifetime, masarap makatagpo ng tao na kaya kang patawarin bago ka magkasala. And you are that person, Mark. You forgave your girlfriend even before she was able to hurt you. Ganun kalaki yung espasyo na meron ka para sa kanya. You love her more than you can love anybody else in the world. Ako bilang lalaki, pare ko, I am moved. I am moved
by the way you love your girlfriend. If somewhere in your mind, tatanungin mo ako ngayong gabi, pare ko, na tama bang pinatawad ko yung girlfriend ko? Yes! Hindi mali yun, Brad. Hindi mali yun. Ano pa man ang naging alibay mo sa sarili mo para patawarin siya, pare ko, sa'yo yun eh. Tinray mo ang sisihin ng sarili mo na iniwan mo siya, kaya siya nagloko eh. Hindi dahil totoo yun, kundi dahil gusto mong gawa ng paliwanag sa sarili mo para matanggap mo. You are helping yourself, tama? Kasi nakakabaliw isipin, pare ko, di ba? Nakakabaliw isipin that someone you knew for a decade, kaya kang lokohin. Nakakabaliw, di ba? Kaya napatawad mo siya. And pare ko, our ability, listen to this carefully, and I always say this, our ability to forgive is the measure of our humanity. Ang ating kakayahan na magpatawad ang sukatan ng ating pagkatao. Ang laki ng pagkatao mo, Brad. Ang ganda ng pagkatao mo. Ang lalim ng kahulugan sa iyo ng salitang pagmamahal. Napakatama ng salitang pagpapatawad para sa iyo. Sinabuhay mo siya eh. Hindi siya basta slogan sa buhay mo. You lived with it. You live by it. You practice it. Kunti ka lang, pare ko. Ilan lang kayo sa mundong ganyan. I commend you for that. Now, Papa Jackson, normal ba? May mga araw na kahit masaya, bigla akong malulungkot dahil naalala ko, normal, Brad. Normal. If something hurts you, pare ko, we're supposed to feel the pain. If someone hurts you, pare ko, it's supposed to be painful. And it's happening to you. Sinaktan ka niya, dapat masakit. Sinaktan ka niya eh. Pag ba masakit? Pag ba masakit at napatawad, dapat ba hindi na? Hindi. Yung pagpapatawad mo sa kanya, pare ko, that only signifies and symbolizes that you want to give her the chance to start over again. Tama, Mark? Opo, Papa Jack. Pero hindi ibig sabihin nun, Brad, na hindi mo na mararamdaman yung sakit. Nandiyan pa yan, pare ko. It will take a while. But in your case, there are two types of pain. Number one, the pain of losing her. And number two, the pain of forgiving her. And you chose the latter. Pinili mo yung pain para patawarin siya. Because in that kind of pain, pare ko, you are not going to lose her. You're gonna keep the love of your life. Tama? Pero masakit. Pero hindi siya nawala. Pero masakit. Pero hindi siya nawala. Pero Papa Jackson, masakit eh. Pero Mark, hindi siya nawala. Pero masakit. Pero hindi siya nawala. Papa Jackson, hindi na masakit. Oh, hindi siya nawala. It will take a while. Hindi pa tapos to, Brad. Iiyak ka pa. Aawayin mo pa siya. Manunumbat ka pa. But that's part of being hurt. There was a movie once upon a time na napanood ko. Sabi ng pelikula, pare ko, pain demands to be felt. Alam mo yung linyang yan? Nabasa ko po. Nabasa ko na. Pain demands to be felt. Kailangan maramdaman natin ng pain. Bakit kaya? Bakit daw? Bakit daw kailangan maramdaman yung pain? Because pain reminds us na buhay tayo. Di ba, pare ko? Now, the question is, what do you do when you feel pain? Ano gagawin mo? Di ba? So, Brad, okay lang.
Okay lang. It's okay that you're hurt, type. Okay lang yun, Brad. Okay? Kung tatanungin mo ko, anong gagawin ko, Papa Jackson? Well, simple lang naman, Brad. Ito, pare ko, I want you to be wise about this. And I want you to do this as I'm going to tell you how, okay? Pagka naalala mo ulit, huwag mong pahulaan sa kanya. Huwag kang sisimangot na hindi niya alam na yun pala yung dahilan kung bakit kinasimangot. I'm sure alam niya kung bakit kinasimangot. Pero it will help you as a person when you verbalize it. Halimbawa, magkasama kayo, kumakain kayong dalawa. Bigla mo naalala. Kasi hindi mo pwedeng pigilan yan eh. Diba? Opo. Because you can't help it, tama? Opo. Sabihin mo sa kanya na maayos. Be a gentleman and tell her. So, sorry, I'm in pain. Pasayin siya. Anong tawagan nyo? Po. Anong tawagan nyo? Baby po. Sabi mo, baby, sorry. I need a moment. Sabihin mo sa kanya. Masakit ulit. Naalala ko na naman. Payakap naman oh. Wala kang kailangan sabihin. Kailangan mo lang marinig at malamang I'm in pain again. Yakapin mo lang ako. It will take you few minutes, pare ko, few moments, and you'll be better. Mahaba pa to, Brad. Mahaba pa to. Mahaba pa to. Pero kaya. Mahal mo, di ba? Sobra. Mahal mo, di ba? Papa Jackson, masakit eh. Mahal mo eh. Papa Jackson, masakit eh. At least hindi nawala. Papa Jackson, masakit eh. At least hindi nawala. Papa Jackson, masakit eh. At least hindi nawala. Papa Jackson, hindi na masakit. Yan, hindi nawala. Kung marinig to ng girlfriend mo, pare ko. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Alam ko na nasa mahirap tayong sitwasyon ngayon. Alam kong pati ikaw nahihirapan din kasi alam ko na na pinagsisisihan mo din yung mga nangyari. Tayo sa 10 years nating magkasama. Ramdam ko naman na sobrang totoo yung pagmamahal mo. Kasama kita lagi sa lungkot, sa saya, sa failure, sa success. Ikaw yung naging kasama ko. Kaya lang sabi ko, siguro kahit papaano nagpapasalamat ako na ganito yung naging sitwasyon nung nangyari ito. Kasi para sa akin, nangyari lang to dahil yun nga, wala kang ibang nakapitan. Kaya nang sinabi ko sa'yo nung nalaman ko na hindi naman ako galit sa'yo. Masakit lang talaga. Nasaktan lang talaga ako ng sobra. Kasi sobra kitang minahal. Maybe I didn't love.
yung pangako ko sa'yong ipaglalaban kita hanggang sa dulo. Ito ginagawa ko. Ramdam ko yung sakit. Sobra. Pero mas ramdam ko yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya mas pinili kong maladili. Yan yung hinihingi ko lang sa'yo na sana habaan mo pa yung pasensya mo. Pag minsan sinusumpong ako, hindi naman kita, never naman kitang sinaktan eh, hindi kita sasaktan. Hayaan mo na akong tumahimik. Siguro, alam mo naman na mamaya, okay naman na naman ako. Yun lang. Yun lang yung iningin ko sa'yo. Ayaw kong mangyari ulit ang ganito. Pero if ever na maramdaman mo, hindi na talaga ako yung mahal mo. Isa lang yung inihiling ko. Huwag mo na akong loko. Sabihin mo na sa akin. Sabihin mo na lang agad. Nasabi ko naman sa'yo, hindi ako magtatanong. Nahayaan na lang kitang umalis. Basta sabihin mo lang sa akin yung totoo. Nakakatawa man isipin na thankful ako kasi may asawa yung third party natin, naging third party. Dahil siguro way ni God na hindi, para hindi ka talaga mawala ng tuluyan sa akin. Humingi din ako ng tawad sa'yo kasi hindi man directly dahil sa akin. Pero dahil sa akin nalaman ng family mo itong kalagayan natin. Pero gaya ng sabi ko sa'yo, family mo sila eh. Gaya ko din, hindi ka pa nagkasala, napatawad ka na nila. Ngayon, umuwi tayo, nakita mo naman na niyakap ka pa ng father mo. Yun, naging okay. Ngayon, very thankful ako kasi sila yung isang nagtutulak sa akin, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban. Ngayon, sabi mo ngayon, mahirap yung pinagdadaanan natin, pero balang araw magiging masaya ulit tayo. Yung saya na, masaya na siguro. May kunting saya na tayo ngayon, pero balang araw magiging masaya tayo. Na itong nangyari is magsisilbing gabay na lang natin o kaya aral natin. Good. May mga katanungan ako, ang daming katanungan sa isip ko. Pero lahat ng to, in-offer ko na lang kay God. Ayaw ko nang kasi mas lalong nahihirapan na ako.
pag-entertain ko pa to. At alam ko mahirapan ka din. Siguro ganun. Habaan mo lang muna yung pasensya mo sa akin. Alam kong sarili lang din yung makakatulong sa akin. Yun naman yung ginagawa ko. Nagpo-focus ako sa sarili ko. Pinaayos ko yung sarili ko ngayon. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Yan yung lagi kong tanong sa'yo kung ano yung pagkukulang ko. Yan yung tinanong ko sa'yo dati. Sabihin mo para at least alam mo yung gagawin ko. Alam kong ang dami nating pangarap, ang dami kong pangarap para sa atin. Sinubukan ko na isipin kung kaya ko ba, kung okay lang ba na mawala ka. Kaya kong mawala ka, pero ayaw ko. Dahil hindi ko nakikita yung future ko. Hindi ako makagawa ng pangarap na hindi ka kasama. Alam ko na ikaw at ako pa rin. Sana. Sa dulo, hanggang sa dulo. Yun lang po. Thank you. Kung mapansin nyo, mga panggana, there's no part of our conversation na nilait ko yung girlfriend ni Mark. Pansin mo ba, Mark? Wala ka narinig sa akin. Because I think it's unbecoming na awayan natin siya because she's no longer your problem. Your problem is how to deal with the pain that you're going through right now. Tama? Opo. May kang tulong sa kanya. Tandaan mo ha, every time that you feel the pain, humingi ka ng tulong sa kanya. That's what's sad about love, pari ko. The person that can hurt us the most is the same person who can heal us. Bago kita pakawalan ngayong gabi, Mark, I'd like to congratulate you. Nakakatawa man. Congratulations. Alam mo kung bakit? Kasi sa mundong ito, pare ko, sa buhay natin, konti lang yung makakatagpo sa atin. Yung makakapagturo sa atin ng totoong kahulugan ng pagmamahal at pagkapatawad. And you found that person. Tama? Konti lang yung Brad. Yung kayang mag turo sa'yo ng kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. You met your match. Salamat for sharing with us to napakagandang kwento mo. Thank you, Papa Jackson. Ako, I'm so privileged, pari ko, na narinig ko yung kwento mo. Thank you. Thank you very much. Bilang kaibigan, bilang lalaki, I wish you all the best things in life. Pero bago tayo magtapos ngayong gabi, pare ko, 10 taon na kayo. You might very well tell your girlfriend anong plano mo sa kanya. Hindi kita pinapangunahan. 10 taon na kayo.
Opo. Huwag mo siyang hayaan mainip ulit. Anong plano mo? Tell her, right? Yes po. Salamat sa pagtawag doon. Thank you, Papa Jackson. Thank you po. Bye-bye, pare ko. Thank you po. Pangga! Alam niyo, being stupid mga pangga, hindi okay. Pero pag nagmamahal ka, it feels good to be stupid for the person you love. Tawagan niyo ako mga pangga. 700-WINE-7949. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo.